Mga kababayan, mayroon pong binabantayan ang Amerika ngayon na isang napakalakas at napaka makapangyarihang weapon. At hindi po ito yung iniisip natin na magdudulot ng malakas na pagsabog na weapon tulad ng mga missile or nuclear bomb. Ang weapon na ito ay isang supercomputer na tinatawag na quantum computer. Talagang seryoso po ang Amerika sa pagbantay ng mga quantum computers dahil ang kanilang national security ay naglabas ng statements sa possible threat na kayang gawin nito. Kung saan nga nakasaad sa naturang dokumento na kapag mayroong magagawang isang malaking quantum computers ay kaya nitong pasukin ang lahat ng security system o lahat ng computer system. Ibig sabihin, kaya nitong mahack ang lahat ng ating mga passwords. So given that reason, ay kinakatakutan po talaga ito ng gobyerno o ng mga bansa dahil posibleng mahack ang kanilang mga system. Imagine kapag hindi po napigilan ay pwedeng mapasok nito ang mga sekreto ng gobyerno na nakalagay sa mga computers. At pwede nga rin po nitong pasukin ang mga system na nagpapagana sa mga nuclear weapons at mga missiles. So dahil dyan, pwedeng pasabugin na lang bigla o sirain ng quantum computers ang mga weapon na yon na tinatago ng isang bansa. Pero magagawa lamang yon ng mga sobrang advanced na quantum computers. Kaya ang nangyayari po ngayon, isa sa mga focus ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika at China ay ang creation or advancement pagdating sa quantum computers. At eto nga po ngayon ang problema ng Amerika. Ayon sa ulat ng Space News, nakagawa na ang China ng mga quantum satellites na hindi kayang i-hack. Ito ay ayon sa statement naman ni Michael Hajduk na Chief of the Computing and Communication Division at the Air Force Research Laboratory. So ibig sabihin yan, mayroon na ding quantum computers ang China. And of course, matagal na ring meron ang Amerika. Pero ang malaking katanungan, sino ang mas advanced sa kanila pagdating sa development ng quantum computers? Ang katotohanan po niyan, hindi lamang as a weapon ng bansa ang pinaka gamit ng quantum computers. Ito ay isang napakalaking tulong sa mundo. Masasagot na nito ang napakaraming problema ng sangkatauhan. Sa larangan po ng medisina, ay kaya na nitong matulungan ang mga doktor na gumawa ng gamot sa mga hindi kayang gamutin na sakit tulad ng cancer. Makukompute na rin ito ang mga infinite questions sa ating kalawakan tulad ng saan nagmula ang universe. Sa larangan naman ng agriculture, makakatulong rin ito sa mga farmers dahil kaya nitong i-enhance or i-maximize ang pagtubo ng mga crops na magriresulta sa maraming harvest. At kaya rin itong mag-develop ng mga fertilizer na hindi pa nadidiskubre ng tao. Ito nga ang kapangyarihan ng quantum computers. Ano nga ba ito? At ano ang magiging future ng sangkatauhan sa paggamit ng quantum computers? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Ay na-discover at na-develop ni Charles Babbage ang kauna-unahang mechanical computer. Kaya siya ay tinaguri ang father of computers. At pagsapit naman ng 1872, siya ay pumanaw. Ilang dekada matapos ng kanyang pagpanaw, ay biglang nagbago ang paniniwala ng mga tao pagdating sa history ng mechanical computer. Dahil pagdating po ng 1901, ay mayroong nadiskubre ang mga archaeologists sa Greece na isang mechanical computer na ginawa pa 2,000 years ago. Ito po yung sikat na Antikythera mechanism. At natagpuan nga po ito sa isang lumubog na barko na mula pa noong unang panahon. Ginawa po ito ng mga ancient Greek at ginamit nila sa astronomy at pag-predict ng panahon tulad ng pag-predict ng mangyayaring eclipse. Pinaniniwalaan nga na ito ang kauna-unahang analog or mechanical computer. Pero 4,000 years ago, up to hundreds of generation, ang China
ay mayroon ang paraan sa pag-compute ng mga malalaking numero sa pamamagitan ng abacus. So basically, if you trace back the history of computer, it's all about computing or pagkukumpute. Kaya nga siya tinawag na computer. Pero ngayon, hindi lamang ito nagkukumpute, kundi nag-i-store ng mga data at nagsosolve ng mga problema sa mundo sa maraming aspeto. At pagsapit ng taong 1938, ay na-discover at na-develop naman ng taong ito ang kauna-unahang analog computer na mayroong resemblance sa computer na ginagamit natin ngayon. Hanggang sa paglipas ng panahon, paliit ito ng paliit pero pa-advance naman ng pa-advance. Yung 0 and 1 ay language na ginagamit ng ating mga computer system ngayon. Tinatawag yan na bit. So kinocombine po nila ang 1 and 0 sa processor ng isang computer para ito ay makagawa ng isang specific output or specific task. Pero yung mga combination na yon ay limited kumpara sa quantum computers. Ang quantum computers ay gumagamit rin po ng bit, pero ito ay tinatawag na quantum bits or qubits. Sa mga classical computer na ginagamit natin ngayon, kapag naglagay ka sa processor ng 0 at 1, ang 0 ay 0 talaga. Ang 1 ay 1 din. Pero pagdating sa quantum computers, ang 0 ay pwedeng maging 1, ang 1 pwedeng maging 0. Medyo nakakalito po ano, pero normal po yun mga kababayan dahil komplikado talaga ang mathematics ng quantum physics. But I will try to explain this one na pare-pareho po natin itong maintindihan lahat using this coin. Kapag tayo po ay nagfi-flip ng coin, ay dalawa lamang ang ine-expect natin na result. It's either head or tails. Kung ilalagay po natin sa language ng computer, ang head ay 0, samantalang ang tails naman ay 1. Pero habang po tayo ay nagfi-flip ng coin, mayroong moment doon na hindi natin ma-identify kung head ba or tails ang state ng coin. So habang nag-i-spin po ito sa ere, we cannot exactly identify kung ito ba ay heads or tails, kung 1 ba or 0. So during that exact moment, head and tails or 1 and 0 are the same. And that is the concept of quantum computers. So let's elaborate this one para mas lalo po nating maintindihan ito. So halimbawa na lang po, kung gumagamit ang isang computer system ng 4 bits para ma-access ito, yung kanyang password ay combination ng mga 4 bits na ito, like 000, 111, 010, so on and so forth. Sobrang dami pa niyan. Ngayon, para ma-access ko yung computer at para ma-hack ko ito, kinakailangang isa-isahin kong e-enter ang mga number na ito. Halimbawa, nagsimula po ako sa 000. Now, nung e-enter ko ang 000, mali, hindi siya ang password. Tapos sinubukan ko naman sa 1111, mali din. So on and so forth, hanggang sa nahanap ko yung tamang password para ma-access ang naturang computer. Halimbawa, ang naging password pala ay 1100. The moment na e-enter ko ang 1100 sa computer na yan, therefore, ma-access ko na yung kanyang password. Pero pinag-usapan lamang natin dito ang 4 bits na mayroong 16 combinations lamang. Mayroon pang mga higher bits. At yung mga higher bits na yon ay sobrang daming combinations. And it takes millions of years bago mo makuha ang exact password na ipapasok mo dito. So we are talking about higher bits na, hindi na itong 4 bits lang. Now pagdating po sa qubits or quantum computers, magiging madali na lang ang pag-hack ng mga hacker. Bakit? Lahat po ng mga possible combinations na ito ay pwedeng ma-represent na lang sa iisang combination. Dahil nga po sa mga quantum computers, yung 0 ay pwedeng basahin as 1, yung 1 pwedeng basahin as 0. Therefore, etong 000 ay pwedeng maging 1111 or yung 1111 ay pwedeng maging 000. So on and so forth, kahit alin dyan. So therefore, lahat ng mga possible combinations na ito ay pwede kong i-represent lamang sa iisang combination pagdating sa quantum computer. Now, the moment na i-enter ko yung representation na ito with this whole combination sa quantum computer, ay pwede ko nang ma-access ang kanyang password. Dahil dyan, mas magiging madali ang pag-hack. This explanation of quantum computers is inspired by the explanation of this man sa YouTube na nakita kong pinakasimpleng explanation pagdating sa quantum computers. At kung hindi nyo po naintindihan yung explanation ko, well, panuorin nyo po ang taong ito. Ang sikat na scientist po na si Michio Kaku ay mayroon ding best explanation para dito. Gamit po ang
Shrew Dinger's Cat. Ito po ang sikat na representation para i-explain ang quantum mechanics. Halimbawa, mayroon kang isang pusa sa loob ng isang box. Kapag hindi po bubuksan ang box na yun, mayroong dalawang possibility na maiisip ang tao sa kanyang realidad. It's either yung pusa ay buhay pa or dedo na. So within that box ay sabay-sabay na nangyayari ang dalawang mundo. Ang mundo ng buhay na pusa or ang mundo ng dedo na pusa sa loob ng naturang box. Tinatawag ito ng mga scientist as superposition of two states. Dahil dito, nahahati raw sa dalawang state ang universe. Ang universe na buhay pa ang pusa sa loob ng box at ang universe na dedo na ang pusa sa loob ng box. At hindi lamang po dalawang state ang pwedeng mangyari sa pusang iyon. Mas marami pa. Pwedeng nakahiga lang ang pusa, pwedeng ito ay kumakain, or pwedeng ito ay natutulog lamang. At napakarami pang possible numbers of states. Sabi ni Michio Kaku, dito pinapakita ang kapangyarihan ng mga quantum computers. Maihahalin tulad ito sa number of states na nangyayari sa pusa sa loob ng box. Kinukompute ng quantum computers ang parallel universe o di kaya ang multiverse. Ibig sabihin, sobrang lawak po ng ability ng quantum computers para sa pagsosolve ng mga bagay-bagay, and it could reach to other universe. Dahil po dyan, naniniwala ang mga scientist na ito ang magiging solusyon para mahanap ang mga gamot sa mga hindi kayang gamutin ng mga sakit tulad ng cancer. Kaya ito po talaga ang pinaghahandaan ng mga big companies ngayon. In 10 to 20 years ay lalabas na talaga ang mga advanced na quantum computers at maaaring ito na ang gagamitin ng henerasyon na yon. Yung mga big companies tulad ng Google ay nakagawa na po ng mga quantum computers. So yung mga makapangyarihang bansa at mga mayayamang malalaking kumpanya ay pinaghahandaan at nag-e-invest talaga sa mga quantum computers. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang quantum computers ang naging cover ng Time Magazine noong February 2023. At dito nga nakalagay ang slogan na "This machine can solve problems in seconds that used to take years." So ito po yung hype ng science world ngayon. At masyado nga nilang hinahype ang quantum computers. Pero ang katotohanan po niyan, marami pang mga factors or problema sa advancement ng naturang teknolohiya. Bagamat nag-e-exist na at nagawa na ang ilang mga quantum computers ngayon, pero wala pa po tayo doon sa level na kaya na nitong pasukin ang mga password ng mga computer system. Pero kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, magiging isang malaking tulong nga ba ang mga quantum computers sa sangkatauhan? Hashtag yes or hashtag no. Shout out po kay Sir Noel Solas na sumagot po sa ating katanungan nung nakaraan. At syempre, shout out rin kay Sir Arvin Morales na masugid nating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!